magandang araw po sa atin mga bay. Welcome ulit sa akin channel. So ngayon po, magbabaklas po tayo ng oil filter tsaka yung ating fuel filter. Ang problema ho mga bay, wala ho tayong pangkalas. So makikita po natin yung fuel filter natin tsaka yung ating oil filter doon sa baba. Eh wala po tayong pangkalas ngayon, kaya gagawa po tayo ng DIY tools po na pwede natin gamitin sa pagkalas ng ating fuel filter at tsaka yung ating oil filter. So sarili ko po tong idea kung paano po magawa ng ating pangbaklas ng filter. Yung improvised tools na gagawin natin ngayon mga bay, ang gamit po natin, ito pong chain, kadena po to ng bisikleta or mga motor, kung ano po, kahit anong klaseng kadena po na pwede natin magamit. Sira na po to, putol. So ito po yung gagamitin ko ngayon. Tsaka yung ating, ito po, makikita nyo to, ito yung nakakabit sa push rod ng ating sasakyan. Meron po yung tornilyo dito, tinanggal ko po. Isa rin to sa materials na gagamitin natin. Tsaka mayroon tayong dalawang dusin na bolt. Ang isa mayroon po siyang nut. Tapos itong ating vice grip, ito po, makikita nyo yung vice grip natin na sira. Huwag nyo hong itatapon, gawa ng magagamit pa po natin to. So isa-isahin ko po mga bay kung paano po natin to aasimbulin. Makikita po natin mga bay, ito po yung ating vice grip na luma. So yung una po natin gagawin ngayon, kailangan po natin makagawa ng ganito. Tatanggalin po natin tong rivets dito na tatlo, tsaka gagrindiran para makagawa po natin tayo ng ganitong forma. So ito na po yung nagawa natin, tinanggal ko na po yung rivets dito. Ito na po ang naging kalabasan. Then after, itong ating kadena po, makikita po natin, kadena po to ng bisikleta. So yung gagawin lang natin, makikita nyo yung lock dito. Tatanggalin lang natin tong isang lock. Then after, pag natanggal na natin to, ang susunod naman natin na gagawin ay yung ating ginawa kanina na vice grip. Ito, makikita nyo tong uka na to na grinander ko. Ang purpose po nito, para yung ating chin na kadena, eh maikakabit po natin dito sa dulo. Itong tinanggal natin na lock, ipapasok lang natin tong ating kadena, tsaka natin ngayong pukpukin. So ito po. Ipapasok lang natin to ngayon yung ating kadena dito mga bay. Ganyan po maging forma niyan. Then pag nakapasok na siya, pukpukin natin tong lock dito na nakakabit para tumago siya do, para tumago siya dito sa kabila. So ayos na po, naikabit na natin dito sa ating vice grip. Makikita na po naging forma. Ganito na po siya mga bay. Then after, ang isusunod po natin ay yung ating, ito po, ito yung hindi na nagamit na push rod ng ating sasakyan. Makikita na to sa brake master, yung push rod na hindi nagamit. So yung tinanggal natin na rivets dito, ito ngayon ang ating ipapalit. So ikakabit lang natin siya dito mga bay. So ipapasok lang po natin itong ating kadena papunta dito. Ipapasok po natin siya sa loob. Yan itong ating tornilyo na may nut sa dulo. Lalagyan lang po natin siya ng nut. Okay. Tapos higpitan po natin. So pag naikabit na natin to,
ipapasok natin yung ating kadina dito sa ilalim ngayon. Then after, makikita nyo po, wala siyang lock. So, ito po yung gamit ng ating isang tornilyo. Yung dito po sa dulo, ipapasok natin yung ating tornilyo para matukuran yung ating kadina para hindi po siya gumalaw. So makikita nyo po, mayroon na siyang nut. So yung ating kadina ngayon, hindi na po siya gagalaw. So buo na po yung ating improvised tools na pangtanggal ng ating oil filter or mga fuel filter. So pwede na natin siya i-testing ngayon mga bay. So di-adjust po siya mga bay. Pag i-adjust po natin, nagdidepende po sa laki ng ating filter. May sample po tayo dito tulad po nito. Pag ikakabit po natin siya, so hindi ho siya pasok. So yung gamit po ng ating tornilyo na nakakabit, dito po natin siya i-adjust. Pwede tanggalin lang po natin itong tornilyo, pwede natin siya lakihan, or kung maliit po yung ating oil filter, pwede natin siyang liitan, then ilalock po natin siya ulit. So makikita nyo po. So mas matibay pa po to sa mga binibili natin dyan sa mga lako-lako or mga ano, gawa ng yung ginawa nating improvised tools. It matibay ho to, gawa ng kadina po ng bisikleta yung gamit natin. So isasample ko po dito sa ating oil filter. So tulad po dito. So yan po, i-adjust lang po natin yung ating kadina. So pag nakuha na po natin yung saktong adjust, ilalak po natin tong 12 na tornilyo para hindi po siya makagalaw. So makikita natin mga bay, nakakapit na po yung ating improvised tools. Kahit gamitan po natin to ng tubo, talagang hindi po ito kakalas. Talagang matibay ho talaga. Tapos hindi po siya mahirap gamitin, gawa ng maiksi lang po yung sukat niya. Yan po, talagang makapit na kapit, gawa ng kadina yung gamit natin. Sana po may nakuha po tayong mga idea sa mga materialis po na hindi na mga gamit, yung tinatapon nyo na po, pero may gamit pa pala siya. So ganun lang po, tapos na po yung ating improvised tools. Po natin tapusin tong video natin mga bay. Kung bago ka pa po sa akin channel, pakisubscribe na lang po, pakipindot yung ating notification bell para updated pa po tayo sa susunod ko pang mga videos.